Welcome to Plantornigy's channel, your home of food and travel. Hello mga ka-G! 2023 is the time to travel. At isa po sa mga mostly asked questions or topics ay yung baggage policy po ng Cebu Pacific. This time po, it's Cebu Pacific lang po ang aking i-discuss kasi po iba't iba po ang policies ng ibang airlines. So please take a look po and be guided para po ready tayo and hassle-free po ang ating travel. Okay. Kung napanood nyo na po yung aking Handcarry Baggage Policy, yan din po ang policy ng Cebu Pacific. So, uulitin ko na lang po dito para sa mga hindi pa nakapanood. So, let's take a look at the hand carry requirements first. Yung pong allowed na pwedeng dalhin sa loob ng eroplano. Ang tawag po dito ay ang hand carry baggage or trolley baggage. Ito po yung binibit-bit natin. Pwede rin siyang handbag or malaking bag na hindi po pang check-in. Siya yung kasama mo sa loob ng eroplano, nilalagay sa overhead compartment bin o kaya po sa ilalim. Maximum dimension para sa ating hand carry, it should be 56 cm by 36 cm by 23 cm. Kapag sumobra po dyan sa dimensions na yan, hindi po siya ia-allow for hand carry. Maaring i-advise po tayo na i-check in but with an additional fee. So please take note po, standard naman po yung trolley bag size. Yun pong regular size ng hand carry bag. Yung trolley bag po yung merong handle at meron po mga gulong, yun po. So normally yung mga ibang bags na handbag or iba pa pong types of bags, smaller than that allowed po. Actually po, aside from that trolley bag, pinapayagan din naman po kayong magdala ng isa pang extra bag basta maliit lang for personal use. Okay. Ang in terms of weight naman po, kailangan po hindi siya mag-exceed ng 7 kilos. Okay? So iba't ibang airport maaring magkaroon ng variation in handling. May mga airports po na hindi na nagkikilo or nagwo-weigh ng hand carry baggage. But just in case, be prepared po kung sumobra po tayo. So, better to stick to the regulations of the airline para po hindi tayo magkaroon ng problema just in case ma-charge tayo ng excess baggage and we are not prepared for that. Okay. Meron po mga items na hindi allowed for hand carry such as liquid in a container exceeding 100 milliliters, so hanggang 100 ml lang po ang pwedeng idalhin sa loob ng eroplano. So kung yung liquid na po yan ay drinks, pwede nyo na po siyang inumin bago po kayo mag-go through sa final security check. Mostly po dyan po siya kinukuha. Pero yung mga liquid naman po na binibenta sa mga shops sa boarding gate, allowed naman na po yun ipasok sa loob. Exception po yun. Sa hand carry baggage po, ina-allow din po nila for free ang mga items na kailangan ng baby such as mga small diaper bag or stroller po. Pwede yan i-free na rin ng Cebu Pacific basta po for personal use. Yun din pong mga items for medical use, yung kailangan ng pasahero such as a personal wheelchair or kung ano man yan, oxygen or whatever it is. Allow din po yan for free. Okay. For more details, you can contact Cebu Pacific directly kapag mga special cases. Okay, so that's about it for the hand carry. Let's take a look at the check-in baggage policy. Ito naman po, ang check-in baggage, ito po yung mga bagahe na pinapasok natin sa airline sa loob ng eroplano. Hindi po natin kasama sa loob ng cabin. Binibigay po natin siya sa check-in agent, nilalagyan ng baggage tag. Ito po yung kinukuha natin sa arrival, sa destination natin. Siya yung may mga bag tags, siya yung umiikot sa carousel area. So, kumbaga, mas natatagalan siya kasi niloload pa siya sa mga cargo containers and then ino-offload. So, it will take time pag malayo yung lalagyan, yung
position or location ng baggage carousel, it will take time para makuha natin yung ating check-in baggage. So if it's possible for you to put all your things in your hand-carried luggage and kung ayaw nyo nang mag-antay sa airport, better do it na po. Let's travel light kung kakayanin po natin. Another thing is, kapag po chineck-in natin, meron po kasing chance na baka mawala yung bagahe natin, ma-damage, ma-miss reroute, or kaya ma-miss pick-up, ma-cross pick-up, ma-pilfer. Marami rin pong mga danger ang check-in baggage, and ang liability po ng airlines is limited lang. So, kung kaya po natin na hand-carry lahat, better po. However, if it's impossible for you to carry everything, lalo na kung marami po kayong pasalubong, pauwi na po kayo ng origin nyo, then you can opt for check-in baggage. For check-in baggage po sa Cebu Pacific, they allow prepaid baggage arrangements. Ibig sabihin po, babayaran nyo na yung fees for the baggage upon booking. Or may option din po kaya na mag-book ng walang babayarang prepaid baggage. So, ang options nyo po ay either to book a 20 kilo baggage or a 30 kilo baggage or a maximum of 2 pieces. Pwedeng parehong 20, isang 20, isang 32 or dalawang 32. Depende po sa destination ang charges sa prepaid baggage. So, when booking, pwede nyo na po yung idagdag. However, kung mga last minute lang po kayo nangangailangan ng check-in baggage, then you can do that using the managed booking. Ito po yung sa app po ng Cebu Pacific na pwede nyo po siyang gawin before you fly. So, you have up to 2 hours before the scheduled time of departure, pwede pa pong bumili ng prepaid baggage allowance. Kung hindi naman po tayo nakapag-avail ng prepaid baggage allowance, then pwede ka pong mag-book ng one piece up to 1 hour before departure. So, limited lang, tsaka kailangan 1 hour before departure, ma-check-in nyo na. If ever po merong exists, sumobra kayo sa number of baggage or sa weight or sa size ng baggage, meron po tayong tinatawag na extra bag fee, excess baggage fee, or oversized fee. Depende rin po yan sa prevailing rate. So, i-check na lang po with Cebu Pacific in advance para po inform po tayo at naka-ready po tayo, naka-prepare po tayo for payment. Meron din pong tinatawag na dangerous goods. Ito po yung mga bawal or meron naman pong allowed din pero kailangan po i-advise nyo na sa airline para ma-handle siya properly. So, kung medyo kakaiba po yung inyong mga bagahe such as ammunition, guns, thermometers, or flammable, or chemicals, siya po ay nag-fall under dangerous goods and you need to contact the airline so that you will be advised properly if they will be allowed for hand carry or for check-in or not at all. Kung meron din po kayo mga special items to carry with you such as pets or kakaiba po sa normal na dinadala natin, then better check with them directly po. Okay, so far we have discussed hand carry and check-in baggage for Cebu Pacific. If you are flying on another airline, you have to check with the baggage policy of that particular airline. Kung meron po kayong mga questions pa about baggages or handling ng ibang airlines, then ilagay nyo lang po sa comment sa baba and susubukan ko pong sagutin or gagawa po tayo ng ibang video about it. I have worked with the airlines for almost 2 decades. So, medyo familiar po tayo sa mga handling sa airport. And kung meron pa po kayong ibang mga topics na gusto niyo pong i-discuss ko, then feel free to write it down po. Write on the comment below. So, that's about it. Kung may nakalimutan po ako, we will just add another video for that. And I'd like to thank everyone for
for watching this video. I hope nakatulong po ito sa inyo. For now, goodbye po muna. I will see you again soon in my next vlog. Please don't forget to subscribe. This has been Plantorni G.